ano, so today update ko lang kayo kung anong nangyari sa day 2 ng medical ko. So, umalis ako dito ng 5:30. Dumating ako sa SLEC ng 7. Actually, 5 to 7. Tapos, upon arrival, dinala ko lang yung resibo ko, tsaka yung passport. Then, binigay ko kay Manong Guard. Then, ipapa-finger scan ka. So, dun mo malalaman kung for second floor ka ba, which is immunization, or fourth floor, which is for sputum test. So, after which, sinabi sa akin ni Kuya na, Ma'am, okay na to. Second floor ka na. After nun, result na. So, syempre, medyo nawala na yung kaba ko. Tapos, tatakan ka nila ulit. And then, pumalik na ako ng second floor. Pagdating ko doon, marami ng tao. Pero wala pang tao sa counter. So, hintay-hintay muna kami. Tapos, nung dumating si ate nurse, kinuha niya na lahat ng resibo. Tapos, nasabi niya, wala pong first come, first serve basis sa vaccine. So, hintayin niyo na lang yung pangalan niya pag tinawag. Natawag ako ng bandang 8:20. Then, natapos yung vaccine ko ng 8:35. So, tatlo yung binigay sa akin ng vaccine. Sa anti-tetanus, yung MMR, which is yung mumps, measles, and rubella. And then, yung flu vaccine. So, tatanungin ka ulit ni Kuya Nurse o ni Ate Nurse na naoperahan ka na ba? Nabakunahan ka na ba before? Meron ka bang, nagkaroon ka na ba ng bulutong? Tapos, tatanungin nila kung nasan yung scar mo para malaman ng double check nila na talagang nagkaroon ka na ng bulutong. Init, sobra, sorry. Tapos, tapos sabihin ako, naoperahan ka na, nabuntis ka na ba? Kailan yung una, first day and last day mo, ng menstruation mo? Tapos, sinabi lang sa akin na, bawal ka pong mabuntis in a month or for a month. Kasi yun yung sa mga vaccines ko nga. Huwag kayo matakot, kasi actually hindi yung karayom ang masakit. Ang masakit talaga is yung gamot. Kasi ibig sabihin nun, yung gamot, masyado siyang matapang. Masyado siyang malapot. Kaya nafe-feel nyo na parang bumibigat tsaka masakit. Pero eventually naman, mag-wear off naman siya. So, para kaya siya bumibigat at sumasakit kasi nag-a-adjust yung muscles natin. So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung vaccine. Tsaka isa sa kaliwa. Ayan. Yan siya. Fresh pa siya. So, huwag kayong matakot. Huwag kayong kabahan. And then, after nung magturok sa akin, sabi lang ni Kuya, sige, ate, sige ma'am, baba ka na po. Hintayin mo na lang po yung pangalan nyo para dun po sa resulta. So, naghintay ako, mga past 9 ako natawag. Tapos, nung nasa releasing area na ako, hinihingi lang yung passport. Tapos, tinanong lang yung pangalan ko, tinanong yung pangalan ng petitioner ko, kaano-ano ko, kailan ang birthday ko, ilang taon na ako. Tapos, after nun, pinadouble check niya lahat ng information kung tama kasi kung may correction, kailangan makorek na siya kagad. Ito lang mga binigay sa akin. So, ito, yung CD po yung x-ray. Ito yung proof mo ng vaccine. Papapicturan niya sa'yo to. Ma'am, gamit mo yung sarili yung phone, picturan niyo po to, harap at likod. Tapos, papadouble check niya lahat ng information mo. Tapos, bago niya inagay yun dito sa mahiwagang envelope na to, kailangan na double check mo lahat ng information. Yung address mo, address ng fiancé mo, lahat. Kasi, ito na yung next na bibigay mo sa interview mo. So, yun lang guys. So, hopefully, nagustuhan nyo tong vlog na to. And hopefully, nakakatulong to sa lahat ng nag-undergo din ng K-1 visa process. And thank you so much po sa lahat po ng nanonood at lahat po ng subscribers ko. Sana dumami pa tayo, numabot sana tayo ng 1,000 pa. Marami tayong matulungan. And then, if may tanong kayo, comment lang kayo, tatry ko yung best ko na masagot yung mga katanungan nyo. And also, if you like this video, don't forget to like and share and also subscribe. And if you like, pwede nyo pong i-hit yung notification bell para if ever na mag-upload ako, manonotify po kayo agad. So sa lahat ng nag-undergo ng K-1 visa process, good luck sa ating lahat. At huwag tayong kakabahan kasi alam naman natin lahat ng information na kailangan sabihin tungkol sa mga fiancé natin. So next na, next stop. Dito, excited na ako. Interview day. So, update ko kayo. So, pray for me and pray for everyone na nag-undergo ng K-1 visa process na sana ma-approve tayong lahat. Good luck and thank you guys for watching. And see you on my next vlog!